Hello, welcome again to my channel, and this time we will solve resultant force using parallelogram law under statics of deformable bodies. Okay, so itong parallelogram law, no, ginagamit lang to if meron kang dalawang force, no, na concurrent, meaning same yung endpoint nilang dalawa, no. Meron kang dalawang force. Say, this is force 1 and force 2. So, kaya tinawag siyang parallelogram law. Gagawa tayo ng parallelogram using these two force. So, paano tayo gagawa ng dalawang parallelogram using these two force? Siyempre, pag sinabing parallelogram, dalawang side ay parallel, no? Halimbawa, itong F1, siyempre, parallel siya. Dutuktong lang natin dito yan, no? Walang tayo ng parallel na ano, guhit, yan. And then, itong F2, iparallel lang din natin. Yan. Yan. Okay, so nakagawa tayo ng parallelogram law. Ay, parallelogram. So, parallelogram law states that the diagonal of that parallelogram formed by the two force is the resultant force of these two force, no? So, paano tayo makakagawa ng diagonal? So, diagonal from the vertex, no? From the origin niya. Ayan. So, this is the diagonal. This is the resultant force, no? FR is the resultant force. Okay, and the resultant force is the equivalent force nung a group of forces na kung saan yung direction nilang dalawa kaya natin palitan ng iisang force na same effect, no? So that is the resultant force. And then after that, nasosolve din natin, syempre force siya. Meron siyang direction, yung angle niya, no? Saan nakalagay yung angle. So, yung angle ng resultant is from the x-axis, no? Positive x-axis, papunta sa resultant, syempre. So, tawagin natin siyang theta r na lang, no? Resultant direction. Okay? So, yan. So, try natin mag-solve, no? So, paano natin sinusolve ang resultant niyan? Itong F2, ilipat lang natin yan dito sa side na to sa kabila para makaform siya ng triangle, ng oblique triangle. So, parang ganito, no? Palitan natin ang kulay. Yeah, pag nilipat natin yung F1, F2 dito, no? Makakabuo siya ng triangle. Itong triangle na to, no? And then, kailangan masolve natin si resultant force. Okay, so paano sinusolve ang oblique triangle? Using, syempre, sine law or law of sine and law of cosine. So, kapag hindi nyo pa alam yung sine law and cosine law, meron tayo dyang discussion, no? I-link ko na lang dito sa video na to. Okay, so proceed tayo sa example para mas maintindihan natin paano i-solve ang resultant using parallelogram law. Okay, so solve natin itong unang example. So meron tayo ditong force na 30 newton and may 40 degrees from the horizontal and another force going to the left, no, 15 newton with 15 degree angle, no, sa negative x-axis niya. Okay, again, using parallelogram law, kailangan gumawa tayo ng parallelogram, no? Itong 30, isang diretso lang din yan, 30, no? Yan, straight lang natin. Tapos, itong 15, i-parallel lang natin dito. Oh, yun, diretso. O, parallel. Yan. Okay, so delete ko lang to. And, gawin natin broken line.
Yan. Okay, so parallelogram na siya. So, nasa na ang resultant force from the vertex, no? Hanggang dun, diagonal. Okay? Diagonal. Yan. So, ito yung FR natin, no? The resultant force. Okay? Ayan. So, it's either itong 15 Newton lipat natin dito para makabuo tayong triangle or yung 30 Newton lipat natin sa kabila. Makabuo tayong triangle, no? Kahit ano naman, no? Either way, pwede natin piliin. Kahit ano. Okay. So, ito halimbawa, i-move ko itong 15 degrees. Sama ko yung ano, no? Ayan, wala na. Okay. So, pag dinawin ko itong horizontal dito, ayan. Gawin kong black. So, ayan. Okay. Nilipat ko dito yung 15 Newton. Ayan. Ayan, ito na yung 15. Itong angle na to, ayan din yung angle na to. Diba? Kung titingnan natin, no, ito yung horizontal, ito yung 15 degrees. Ito yung horizontal, ito yung 15 Newton, no? Ito yung 15 degrees din to. Ayan. Okay? So, yan, nakabuo na tayo ng triangle. Ito, ito yung triangle natin. So, kailangan natin malaman at least isang angle, no? Nung triangle internal angle. Itong 15 degrees na to, hindi pa ito yung internal angle nung triangle. Siyempre, no? Ano pa lang yan? Kumbaga hindi pa natin alam kung ano yung total angle nitong triangle dito na side dito, no? Okay? So, dito, hindi natin pa kayang isolve using sine law, no? Kasi, ang given is the sides, 15, tsaka 30. Itong 30 na to, ito pwede natin ilagayan dito, no? 30 Newton. Tapos, delete na natin to. Bali, yung 30 Newton, yan na yung pinakahaba nung arrow, nung force, no? So, yung 15, maikli lang. Yan yung haba ng force. Yung 30, yun yung haba din ng force. So, parang sa triangle, yan na yung sides natin. Okay? Then, kapag ito, ay pinroject natin yung 30 Newton, no? Para malaman pa natin kung anong angle na makukuha pa natin, no? Project natin pataas pa. Okay? So, ito, alam natin ay 40 with the horizontal. Kung in-extend natin to, kung ito yung horizontal, syempre, ito ay 40 degrees din. Tama, no? 40-40. And then, kung ito yung horizontal, ito, no? Meron tayong opposite angle. Opposite yung dalawa. Therefore, equal yan, no? 40 din. Ayan. Then, makakuha natin, ang pinaka-total angle nito ay 40 plus 15 ay 55 degrees. Ayan. 40 plus 15. Ulitin ko, no? So, ito, angle na to, 40. In-extend ko tong 30 Newton na to, pataas. So, naglagay ako horizontal dito. This is also 40, no? Kung naalala nyo yung transverse axis. So, equal yan. And then, equal din yung opposite angle nito. Kaya, naging 40 siya dyan. And then, pinag-add natin 15 plus 40, that is 55. So, meron tayong isang alam na angle and dalawang side na given. Okay? So, recalling, again, hindi pa natin pwedeng gamitin si sine law dyan. Recall natin sa cosine law. Using law of cosine or cosine law, kung naalala nyo, c squared is equal to a squared plus b squared minus 2ab cosine. Kung anong side to sa C, yun yung kukunin natin cosine angle C. Okay? Ayan. So, pwede tayo mag-set dito kung anong letters yung gagamitin natin, no? Halimbawa, itong 55 yung angle C. So, yung opposite niya na FR. So, FR yan, no? FR ay gawin natin side C. And then, ito, kung gusto niyo ay angle A. So, yung opposite niya ay yung side A. And kung ito ay angle B, opposite side niya or katapat niya yung 30, that is side B. Ayan.
So, kukunin natin si side C, which is yung FR. Diba? Yan, di natin alam. Yan yung pinakagusto natin, yung resultant force. So, C. So, knowing A, may A ka na, may B ka na. No? A, 15 newton. B is 30 newton. Then, angle C is 55 degrees. Yan. So, masasolve mo na agad yung side C using cosine law. So, square root both sides lang natin yan, di ba? Para mawala yung square root sa C. Yan. Para C na agad. Or yung FR. So, C is equal to the resultant force is equal to square root of A. Ano yung A natin? 15. So, 15 squared plus 30 yung B. 30 squared. 30 squared minus 2 times 15 times 30 cosine. Angle C. Ang angle C natin ay 55. Yan. Siyempre, sama natin sa square root. Then, using calculator, siyempre, no? Solve natin yan. Square root of 15 squared. Plus 30 squared minus 2 times 15 times 30 cosine 55. Then, ang side C natin or the FR is 24.6735. Okay, so that is your FR, no? 24.6735. So, ang unit natin is Newton. So, Newton din yung resultant force natin. Okay, ayan. And then, sabi natin, kapag sinusolve ang resultant force, kailangan malaman natin yung direction niya. So, yung direction ni resultant force ay, sana, sabi natin, no, from the horizontal, ito, from the horizontal, gusto natin yan hanggang doon sa FR. Yan. Okay, dalawa. Yan. Ito yung theta R. From the positive x-axis, papunta doon sa resultant force. So, given na itong 40, no, ito, 40 lang, eh, ang resultant angle natin, 40 plus. So, syempre, plus yung angle A na ito, no? Angle A. 40 plus angle A, yan ang direction ni resultant. So, kailangan isolve na natin si angle A. So, dahil alam na natin si side C, which is FR, pwede na tayo gumamit ng sine law. So, unahin na natin si sine A ito, no? Sine A over side A is equal to sine angle C over side C. No? Again, kung hindi nakalimutan pa yung cosine law and sine law, meron tayo dyang explanation, no? Meron tayong discussion dyan about that. Okay, so susolve natin si A. Angle A, cross-multiply lang natin to. So, sine A is equal to A sine angle C over C. And then, A is arc sine, no? Or sine inverse of A sine angle C over C. So, that will be, substitute natin. Ang side A natin ay 15. Sine angle C ay 55, all over side C, yung kakasolve lang natin na 24.6735. So, angle A will be equal to 15 sine 55
all over 24.6735. 15.6735. Yan. So, kunin na lang natin at least 4 decimal. Pero again, depending on your instructor, kung ano yung require niya. No? 29.8674 degrees. So, yan na ba yung sagot natin? So, hindi pa. So, sabi natin, yung theta R natin is 40 plus yung angle A, which is, yan na nga, no? 40 plus 29.8674. So, theta R will be equal to 69.8674 degrees. Okay, so siyempre box natin yung final answer. Yan. Okay? Nasolve pa tayo ng another example. Number 2. Okay, so ito, no? So, meron tayong 50 pounds na 120 degrees dito yung given. Tapos, may 35 pounds tapos 65 degrees dito yung given. Okay. So, gagawa muna tayo ulit ng parallelogram. Parallelogram. So, from this one, gagawa tayo parallel no, no? Yan, medyo manipis. Yan, dapat ganyan lang siya, no? Masyado maliit lang. So, yan. Okay. Tapos, ito. Dito. Yan. Okay. Ayan. Parallelogram pa rin, no? Medyo straight na siya kasi ito. 60 din. Almost, no? So, 5 degree lang yung difference nila. Ayan. So, pwede natin lagyan ng draw in line. Drawing line lang natin. Okay. So, ito yung saan yung ano natin? FR. So, from the vertex, yung intersection ng dalawang force, papunta dun sa diagonal. No, maliit lang. Yan. Huwag natin ilagpas. So, this is FR. Ayan. So, it's either ilipat natin itong side na to doon, or itong 50 pounds dito, no? Siguro ito lang 35 dito. Lagay ko dito, no? Para, yan. Para nasa quadrant 1 yung ano natin. Dito rin sa FR yung triangle natin, no? So, pag nilipat ko dito yan, okay, this is, ito yung 35 pounds. Pounds. Okay. So, anong angle niyan, ano? So, ito, gawin natin. Ayan. Kung ito ay 65, no? Tapos, 90 degrees, syempre, bawat quadrant. So, pwede natin sabihin na ito ay 90 minus 65 ay 25. So, ito ay 25 degrees. Ayan, 25 degrees. And then, kung ilalagay natin yan dito, no? So, itong 35, nilipat na natin dito. Kung lalagyan ko ng ano yan, isang diretso. Okay, tababa natin medyo. Pwede pa naman natin i-zoom. Para mas mano lang natin. Yan. Yan. Again, kung gagawa ko dito ng isang diretso, no? Vertical. Tapos ito yung vertical niya. Tapos ito yung 35. Ito yung 35 pounds. Sorry, ba't naging ano yan? Pounds yan, 35 pounds, no? So, ito ay also yung 25 natin. Kasi pababa to, ito yung 35,
pababa yung verticals, ito yung 35 pounds, so this is 25 degrees also, no? And then, if you will add x-axis dito, and then extend natin tong 50 pounds. Yan, extend natin. So, ilan to? Okay. So, dapat alam din natin kung ilan yung... Ayan. So, ito, kung ito ay 120 degrees, tapos ang isang straight line ay 180 degrees. So, pwede natin sabihin na itong buo na to ay 60 degrees. Ayan. Kasi 60 plus 120 ay 180 degrees, no? Isang straight line, 180 degrees. So, kung 60 degrees to, no? Tapos, in-extend natin tong linya dito. Tapos, ito yung horizontal. So, this is also, ayan, ito yan, no? Ayan, ito, this is also 60 degrees. Ayan, and then, kapag pinroject pa natin yung dito, ano yung, ano niya, opposite angle, no? Ito, ay also 60. Ayan. And knowing na itong isang quadrant na to ay 90 degrees. Tama, 90 degrees yan. So, ito ay 60 plus 25. So, ito, diba, 90 degrees yan. 90 degrees din to. So, 60 to plus 25, ilan na yun? 85. So, dapat ang sum nila ay 90. So, itong angle na maliit na to, 90 minus 60, that is 30, minus 25, that is 5, no? 5 lang. 5 degrees itong angle na to, no? Ayan. Kasi again, di ba, sa Cartesian plane, ito ay 90. Lahat yan 90 degrees. Di ba, 90 degrees lahat yan. So, 90 degrees to lahat. Ito 60, ito 25. So, titira na lang sa 90 degree ay 5. No, 5. So, yan yung angle reference natin na katapat ng FR. No? Which is, pwede natin sabihin, ito yung angle C natin. Angle C. So, si FR ay side C pa din. No? Ito, pwede mo angle A. So, katapat niya si 35 pounds, si side A. So, ito ay angle B. Ang side B niya ay 50 pounds. Okay? Ayan. So, proceed tayo sa cosine law. No? Actually, kapag gagamit kayo nitong parallelogram law, una talagang gagamitin natin ay cosine law. So, knowing one of the internal angle, which is 5 lang, no? So, C squared is equal to A squared plus B squared equal, minus 2 AB cosine angle C. And then, square root both sides pa rin, no? Para matanggal yung squared. Ayan. So, C or yung resultant force natin will be equal to square root of A squared. Ano yung A natin? A natin, 35 pounds, no? 35. So, 35 squared plus ang B natin ay 50. 50 squared minus 2 times 35 times 50. And then, cosine, ang angle C natin ay 5. 5 degrees lang. Cosine 5. Okay, then, calculate na. Square root of 35 squared plus 50 squared minus 2 times 35 times 50 cosine 5.
So, answer natin ay 15.4376. So, 15.4376. Yan ang resultant force natin. So, anong unit natin? Ang unit natin dito sa given ay pounds. So, consistent naman sila. Parehang pounds. So, that is also pounds, no? Pag nagkataon na magkaiba yung unit na yan, syempre, kailangan consistent muna. Pounds, pounds lang. Or, newton, newton lang, no? Oy, naging triangle. Okay. So, again, hindi lang yan nag-i-stop ang pag-solve ng resultant force. So, dapat ma-solve din natin yung position or the angle ni resultant force. Ayan. So, nasaan ang angle ni resultant force? So, kung ito yung resultant force, ito lang yung ano, theta r. Which is, alam natin itong buo ay 60. Tapos, i-minus natin itong angle A. Malalaman natin itong position ni resultant force na theta r. Diba? So, this is 60 yung buo. Diba? 60 yung buo yan. Tapos, ito angle A. Again, 60 minus angle A. Ito na yung angle ng theta r. So, that is 60 minus angle A. So, kailangan isolve pa rin natin si angle A. So, ganun ulit. Sine law. Using sine law. So, unahin na natin si sine A over A is equal to sine C over C. Tapos, cross multiply. Tapos, kunin natin yung inverse ni sine. Sine inverse of A sine angle C over C. Which is equal to sine inverse of. Yung A natin, side A ay 35 sine angle C. Angle C natin ay 5. All over side C, yung kakasolve lang natin, na 15.4376. So, angle A is equal to sine inverse of 35 sine 5. All over 15. Kasolve lang natin 4376. So 11.3966. Tama ba? In-input natin 437. Okay. So 11.3966. 11.3966 degrees. No, naka-degrees yung angle A. So, hindi pa yan. Yung sagot natin, again, theta R. Ito lang natin. No? Theta R is 60 minus A, which is 60 minus 11.3966. Ayan. So, using calculator, 60 minus 11.3966. 48.6034 degrees. So, yan. So, mas maliit sa 60 degrees yung resultant force. So, kung titingnan naman natin dito, kasi ito yung pinaka 60 degrees minus alpha A, that is 48 lang, no? Yan. Box natin, syempre. Yan. Okay? Ayan. So, meron pa tayo example. Okay? So, solve pa tayo ng isa pa example. So, number 3, meron tayo dito sa third quadrant, 10 newton, 20 degrees. Tapos, ito sa fourth quadrant, 25 newton and 35 degrees. Again, ang gagawin natin ay gagawa ng parallelogram. Yan. Diretso ka na. Yan. Okay. So, pag itong mga parang triangle lang, madali lang, no? Yung kanilang number 2, medyo siksik kasi yung angle natin, no? So, medyo challenging. Pero, kaya naman, isolve. So, ito ay,
Okay, yan, nabuod natin. Parallelogram law. Parallelogram. Okay, nasan ang resulta? Aha. Dito banda. Check natin, no? Okay, so yung resultant niya ay from the vertex, no, papunta doon. So medyo nasa ano siya, fourth quadrant, no. Ayan. Ayan, mas kailangan din dito, no, medyo close to that ano, no, dimension yung magiging gawa natin. Kapag medyo lumayo tayo, no, mag-iiba tayo ng tawag dito ng solution. So dapat more or less ay hangga't maaari, no, naka-skilled yung haba ng arrow. Ayan, so nasa fourth quadrant siya. Yung FR natin. And then ang ilipat na lang natin itong si 10 degrees. So pag nilipat natin 'yan. Ayan, pag nilipat natin itong 10 dito, no? Okay. So this is 10 Newton. So nasan ang 20 degrees na to? Yung 20 degrees na 'yan, so again pag gumawa tayo ng horizontal dito, so this is also 20 degrees. Ayan. Tama? Ah, tama. Ayan. Ayan. 20 degrees. Okay? And then, so paano naman natin? Again, kukuha tayo ng isa pang angle. Ang una natin na kukuha ang angle, actually, talaga yung katapat ng FR, no? Yung side ng FR. So, dapat malaman din natin to kung ilan to. Ito, 20 lang, no? So, kung pwede naman natin ulit extend itong 25 Newton, no? Tapos, mag, ayan, no? Pag in-extend natin yan, so, ang 35 na to ay, nasaan niya? Tapos, nilagyan natin ng, vertical, no? Vertical, tapos yung line niya, this is 35 degrees. Okay? And, lipat natin itong 25 Newton dito sa banda na ito. Then, kung 35 yan, kapag in-extend ko to, this is the, ano, no? Another 35 degrees. So, paano natin makuha to? Ayan. So, kung in-extend natin to na vertical and ito ay horizontal, so this is a right angle which is 90 degrees. So, dapat ito plus 35 ay 90 degrees. Ayan, 90 degrees. So, 90 minus 35, that is 55. So, ito ay 55 degrees. Ayan. Okay, so malalaman na natin yung total angle nitong katapat ni FR, that is 75. 75 degrees. So, ito na pwede natin sabihin si angle C, side C. Ito ay angle A. Ito angle B. So, hindi yan 35, no? Yung 35, diretso yun. Ito medyo slant yung FR natin, no? Kung ito yung angle A natin, yung 25 natin, yung A, side A. Kung ito yung B natin, ang 10 ay side B. Ayan. Okay? So, pwede na tayong gumamit agad ng cosine law. So, C or yung FR natin, resultant force will be equal to square root of A squared, 25. So, naka-Newton tayo. Newton lahat yan.
new 25 squared plus yung b natin ay 10. 10 squared minus 2 times 25 times 10 cosine angle C. Angle C natin ay 75. Okay, then solve natin. That is 24.4047. So double check natin. 25 squared plus 10 squared minus 2 times 25. 25 times 10 cosine 75. Okay, that is 24.4047 Newton. That is your resultant force. And again, so hindi pa natatapos dyan. So, dapat isolve muna natin si theta r. So, saan si theta r? Or the direction of the resultant force? Again, from the x-axis, positive x-axis. So, ito yung theta r. Theta r. So, ito ay alam natin na 180 na yan. 180 degrees. Isang diretso. Ito ay 25. So, dapat malaman muna natin itong angle na to. So, hindi yan, ano, no? Yung angle ng FR, kasi yung FR diagonal, no? Hindi siya straight. So, itong angle na to, kung titingnan natin dito sa triangle, ang equivalent niya, itong angle na to, yung angle A. Ito, equal yan. Angle A din yan. So, kasi kung nilipat natin to dito, no, kung dito tayo nag-triangle, angle A pa rin natin yan. Ito pa rin yung angle A. So, dapat malaman muna natin si angle A. So, theta R. Sulit muna natin yung formula ng theta R. So, 180 na to, no? 180 plus 20 plus angle A. Again, yung angle A, ito, pareha lang yan dito sa angle A. Okay? Solve natin si A using sine law ulit, no? Sine angle A over side A, sine angle C over side C. So, A is sine inverse of, cross multiply yan, A sine angle C over side C, which is A, ang A natin ay opposite 25, sine angle C 75, all over yung kakasolve lang natin na si FR. Resultant force 24.4047. So, angle A is equal to sine inverse of 25 sine 75. All over 24.4047. Double check. 25 sine 75 all over 24.404. Pero mali tayo. Sine lang nilagay ko dito. So, dapat ay inverse sine. Shift sine. Ayan. Dapat inverse sine of 25 sine 75 over 24.4047. So, that is 81.6848. 81.6848 degrees. 6848. Okay? And then, alam na natin si A. So, si theta R will be 180 plus 20 plus 81. Yung A natin, no? Ito. 0.6848. So, ito na yan. Answer na yan. 6848 plus 20
plus 180. That is 281, no? 281.6848 degrees. So, ito yung theta natin. Or yung position ng angle natin, ng resultant force natin. Okay. Ayan. Okay, so last example, number 4. Example number 4. So, meron tayong 50 pounds na 120 degrees. So, hindi pa natin nalagay yung 120 degrees. Tapos, meron 40 pounds na 10 degrees lang, no? Yan. So, again, gagawa tayo ng parallelogram. Yan, diretso siya dyan. Parallel. Hop. And then. Ten degrees. Yan. Okay, and ang FR natin is somewhere here. So, again, sa vertex. Tapos, dito. Intersection. Yan. FR. Okay? Ayan. So, pwede nating ipasok to. Ilagay ito dito. No? Ayan, ito, ilipat natin to dito. Medyo. Ayan. Ito yung 40 pounds. Ah, 30. Okay. Then, zoom natin. Ayan. So, kung again, kung magagawa ko ng ano dito, na vertical, no? Ito ay 10 degrees. Ayan. Ito. Ito siya, no? 10 degrees. Ayan. 10 degrees from the vertical. And then, kung 120 to, ito ay from the horizontal 60. Hindi yan yung sa FR, no? Sa x-axis yan, papunta doon sa 50 pounds, yun yung 60 degrees. Then, pag pinjodek natin ulit, diniretso natin pa yan. Tapos, naglagay tayo ng horizontal dito. Ang 60 degrees natin ulit na ito ay this one. Then, kung ito ay 10, ito ay 60. Wala pa. No, hindi pa natin alam. Isipin natin. So, ito, pag ano nito, opposite angle niya 60. 60 din to. And ito, yan pala. No? Itong diretso na to, tsaka ito sa 60 ay 90 degrees. So, ito sa kanya ay 10. 10 plus 60 ay 70. So, kulang na lang para maging 90 degrees to. Itong buo ay 20. Tama ba? 20. Kasi 60 plus 20 is 80 plus 10. No? 90 degrees. So, 90 degrees tong third quadrant niya dyan sa point na yan. Okay? So, nakakuha na tayo isang angle sa internal angle ng triangle. And, katapat niya ulit si FR na gagamitin natin na letter C. Diba? Yung C natin to na FR. So, ito ay angle C. Ito angle A. So, hindi yan ano, no?
yung angle A hindi yan 60, ang 60 yung nasa horizontal. And this one is angle B. So, kung angle B to, ang 50 pounds natin ay side B. Kung angle A to, ang side A natin yung 40 pounds. Okay? Ayan. Then, proceed to cosine law. So, C is equal to square root of, dinerecho ko na, no? A squared plus B squared minus 2AB cosine angle C. So, C, which is equal din sa FR natin, that is equal to square root of, ang A natin ay 40. 40 squared plus 50, ang B natin. Squared minus 2 times 40 times 50 cosine angle 20. Kasi yun yung angle C natin, no? 20 degrees. Yan. Then, ang FR natin will be equal to square root of 40 squared plus 50 squared minus 2 times 40 times 50 cosine 20. Okay, that is 18.4724 unit pounds. So, pounds din to. Double check. 18.4724. So, this is your resultant force. Then, box your answer. Yun. Okay, and again, hindi pa dyan nagtatapos. So, dapat alam natin yung position ni FR, which is from the horizontal, positive horizontal, no? Positive x-axis, papunta sa, dito na lang, papunta sa FR. Ito yung theta R natin. So, theta R will be equal to, so, ito ay 120 na, no? Ayan, 120. So, pwede ba natin plus 60? Pag pinlas 60 na natin yan, 180 na yan. Hindi, diretsyong tuwid na yan, which is hindi na yan yung FR, no? So, ang i-add natin ay, instead of 60, ang add lang natin ay yung A. Ayan, no? A. Itong A lang. Okay, so 120 degrees plus A. So, kailangan, again, kunin ulit natin si angle A using sine law ulit, no? Sine C over C. Bakit C? Kasi yan ang given. Meron tayong given. So, angle A will be sine inverse of A sine angle C over side C. Which is A na A natin, 40 sine angle C. Angle C natin ay 20 degrees all over side C. Nakakasolve lang natin 18.4724 ito. Then, using calculator, na-solve natin sa calculator, shift sine inverse of 40 sine 20 all over 18.4724. Ayan, double check. 40 sine 20 all over 18.4724. That is 47.7832. So, hindi pa yan yun. Again, yung A, theta R natin ay 120 plus A. So, theta R
will be 120 plus A, which is 47.7832, which is equivalent to 167.7832 degrees. Then, box natin ulit yung theta R natin. Okay, ayan. Practice lang kayo ng pag-solve, syempre, no, ng resultant force using parallelogram law. So, kung ako sa inyo, try nyong isagutan ulit to ng hindi tumitingin sa solution para ma-practice nyo kung paano siya sinusolve, no, using resultant, using parallelogram law, no, solving resultant force using parallelogram law. Okay, so thank you and good luck.